Mahiwel, Epoy, si Gab, ang pinsan mong buo. Gab, si Jewel, si Epoy. At siya naman, si Lola Tasya. Wow na ako eh! Ah, sandali. Ako na lang ang kukuha. Okay. Kuya, tingnan mo. Meron siya nun. Yan ang Lola ko. Kasi alam niya mga apo ko, na nasa stage pa ako, yan ang bili niya sa akin na iuwi ko sa kanya. Kuya Gab, pwedeng pahiram? Sige naman, Gabo. Lay, nasa stage to na ako eh. Baka masira. Tsaka sana, bilhin niyo siya ng para sa kanya para hindi siya nang hihiram. Ah, alam niyo mga po, sige, next week, ibibili ko kayo, ha? La, pag binili niyo siya, ah, bilhin niyo rin ako ng bago, ha? Holy God. O, tikman mo ito, Iho, ha? Masarap to. Yan. Yan ang special din yung Lola Tasya niyo. Eh, hindi po kumakain ng guli. Ah, Lola, pwede niyo po ang pagluto ng pork chop? Teka, ha? Hindi ko alam kung meron. Bisita rin ako dito, eh. Ay, tiyempo naman, eh. Nagluto na ako ng pork chop kanina. Hindi ko pala ilalabas. Oh. Sandali lang. Kuya Gab, kain mo yung guli, masarap yun. Yung magka-pimples pa ako. Ayan! Oh, pork chop. Lola, gusto ko rin po ng pork chop. Oh, sige. Ha? Akala ko, bakit lang yan? Tatlong piraso yan, kaya tigi-tigi sa kayo. Kung gusto nila, sa akin yung dalawa, maghati sila sa isa. Total naman, wala akong ibang pagkain kundi ito lang eh. Tsaka sila, mayroong gulay. Pork chop lang, ayaw pang mag-share. Tapos po, nung ibibili pa po ako ng games ni Lola Gelay, ayaw po. Saka, ba't po siya solo ng kwarto? Dapat po, sila ni Kuya ang magkatabi kasi po, parehas lang po. Gusto po, siya lang po yung ipapasyal. Nga po. Kaya nga, bagay na bagay sa inyo yung kwento ko ngayon. Si Hentino at ang Anino. Bakit po? Mayabang din po ba si Hentino? Tsaka po si Kuya Gab? Makinig kayo, ha? Ito. Mula nang pinanganak ni Sara Sed si Hentino, itinuring na itong nakahihigit sa lahat. Hindi mortal ang ama niyang si Narcissus, kundi isa sa mga bathalang Griego na sinasabing may pinakamagandang mukha sa lahat ng mga bathalang Griego. Hindi nakita ni Hentino ang kanyang ama habang lumalaki siya. Tanging ang kanyang ina lang ang nag-alaga sa kanya. At ang kanyang matingkad na anino. Nangako si Narcissus na magbabalik ito para bisitahin si Hentino sa pagdating ng kanyang 23 taong kaarawan. Habang wala pa ito sa piling nila, ang anino ni Hentino ang pinadala ni Narcissus na magiging tagapagprotekta niya sa lahat ng panganib. Ito ang unang regalo ni Narcissus kay Hentino. Ang ikalawa ay ang kwintas na suot ni Sara Sed na ibibigay sa kanya sa takdang araw. Ito naman ang magpapatunay na anak siya ng isa sa mga bathalang Griego. Isa lang ang pinagbili ni Narcissus kay Sara Sed. Hindi dapat makita ni Hentino ang refleksyon ng kanyang muka kung kaya't sa bahay ni Sara Sed wala ni isang salamin o makintab na bagay man lang para makita ni Hentino ang kanyang itsura. Nagbinata si Hentino at tulad ng inaasahan, siya ang pinakamakisig, pinakagwapo, pinakamatapang at pinakamagaling sa bayan nila. Mabuti na lang dahil na rin sa magandang asal na itinuro ng kanyang ina. Naging mabait din si Hentino sa mga tao. Tulad ng inaasahan, ikaw na naman ang nagwagi, Hentino. Naunahan lamang ako ni Archimedes. At nagpakumbaba pa. Eh, wala namang maipipintas sa'yo dahil nasa iyo na ang lahat. Kaya naman lahat ng mga magulang sa bayan natin ay inaasa mga anak nilang babae ang mapili mong asawa balang araw. Hindi naman ako nagmamadali. Ang pinaka-aasamasam ko lamang ay ang 23 kaarawan ko. Upang makita ko na ang aking ama. Hentino! Hentino!
Tino, sandali lang. Naku, magpahinga naman tayo. Napapagod na ako ng kakasunod sa'yo eh. Sinabi ko naman sa'yo, kailangan ko mag-ensayo sa pagtakbo. Sumama ka pa rin. Anan, wala na yatang tubig ang lalagyan ko. Akin na. Ikukuha kita. Salamat. Dumating. May dinaanan lamang ako, Ina. Meron tayong mga panahuin. Sinusundo na ba ako ng mga bathala para makasama ng aking ama? Hindi siya isang bathala. Siya ay isang sugo. At kasama niya ang kanyang mga alagad, si Epoy at si Joel. Mga paslit ang alagad ng sugo? Kuya, di ba sa kwento ni Lola, mabait si Kuya Hintino? Ano kaya yung nangyari? Insecure lang sa akin yan. Kasi alam niya mas gwapo ako sa kanya. Subukan niya sumabay sa akin. Huwag mo mukhang alala yan. Saan ka na to? Meron akong napuntahang isang napakagandang lugar. Ayan mo, sa takdang panahon na isasama kita roon. Maayos at maniwalas. Kaibigan! Bakit? Wala naman elixir. Meron lamang kaming mahalagang pinag-uusapan ng aking kaibigang si Archimedes. Ah, ganun ba? Eh di, sasali ako sa kwentuhan ninyo. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Kaibigan, mabuti pa't sa hardin na natin pagpatuloy ating pag-uusap. Tayo na. May nangyari ba sa inyo ni Elixir? Wala naman. Bakit tila yata hindi maganda ang paikitungo mo sa kanya? Ganun ba? Hindi ko naman napansin. Siguro may nagawa siyang hindi maganda. Ayoko lang ng kanyang itsura. Ano? Ayoko sa kanyang itsura. Kailangan pa ba ipaliwanag yun? Isa siyang mapangahas na makipagkaibigan sa akin na hindi naman karapat-dapat. Naisip ko lang. Na ano? Baka may gusto siya sa akin. Nakakatawa, hindi ba? May pupuntahan lamang ako. Saan ka pupunta? Sa Batis. Bakit ipinagkakait ng aking mga magulang na makita ang aking sarili? Pag-iimbot ba ito? Ngunit isa rin naman sa mga bathala ang aking ama. At ang sabi ng aking ina, ay kamukhang kamukha ko raw siya. Ngunit hindi na ako naniniwala sa kanila. Dahil wala nang sino mang mas gagandang lalaki pa kaysa sa akin. Kahit pa ang aking amang si Narcissus. Kahit sino pa mang Grekong bathala. Nakita na niya ang itsura niya. Kaya pala nagbago ang kanyang ugali. Uma, ano kaya ang magiging kaparasan niya? Halip ang Japorms, ha? Mahilig magpa-picture taking. Next two, kung ano-ano talaga yung pinagsasabi mo.
Tama ka, Kuya. Pero wala pa rin nangyayaring pagbabago kay Hintino. Malamang, ngayon ay gwapo siya. Pero who knows, in the near future, baka maging maganda siya. Ano naman, ano-ano na lang ang sinasabi mo? Elixir! Elixir! Ginang! Elixir! Ipagpaumanin niyo po, Ginang. Nagpupumilit po siyang pumasok, pero hindi ko po talaga siya napigilan. Ginang Sarazed, gusto ko lang po sanang malaman kung para po ba ito sa kaarawan ni Hintino? Oo, dahil ilang araw na lang, ika-22 kaarawan na niya. Subalit, bakit hindi po ako pinayagang dumalo sa selebrasyon ng kanyang kaarawan? Hindi ko po maintindihan bakit iniiwasan niya ako ng ganito. Ano po ba ang dahilan? Nais mo ba talagang malaman? Napagpasyahan ko sa aking darating na kaarawan. Pawang mga magaganda lamang ang aking imbitahin. Subalit, Hintino, magkaibigan tayo simula pa ng ating pagkabata. Isang pagkakamaling kailangan ko ng tuntukan. Wala ka ng puwang sa bago kong mundo, Elixir. Bakit hindi mo tignan na mabuti ang iyong sarili? At saka ka tumingin sa akin. At saka mo itanong sa iyong sarili, maganda ka ba? Napansin kong malaki na ang pinagbago mo. Pagbabago, ina. Walang pagbabago. Kung hindi ang paniniwalang angkin ko ang mga katangian ng isang tunay na anak ng Bathalang Greco. Hindi lang po namin alam bakit po nagbago po ang ugali niya. Dahil lang po ba nakita niya po ang itsura ng mukha niya? Nakita niya ang itsura ng mukha niya? Paano? Sa batis, nandun siya palagi. Pero po, bakit nga po ba nagbago ang ugali niya? May sumpang kasama ang kagandahan ng mukha niya. Sumpang na mana niya sa kanyang ama. Sumpa na minana sa kanyang ama? Mati ni Idol si Papa. Si Narcissus ang kanyang ama. Ganon din ang ginawa ng mga magulang niya sa kanya. Hindi pinakita ang itsura niya hanggang sa takdang edad. So ganon din ang ginagawa namin para sa aming anak. Hindi ka nagpapakita si Narcissus sa kanya dahil makikita niya ang refleksyon ng mukha niya sa mukha ng kanyang ama. May pag-asa pa po ba para magbago ang lahat? Ewan po. Sana ka. Anino, huwag mong takpan ang pinagmamasdan ko. Umalis ka dyan. Inuutusan kita. Umalis ka dyan! Ayaw mo umalis? Ha? Siguro ay naiingit ka sa kagandahang lalaki ko, no? Palibhasa, ikaw, ni Muka, wala. Wala ka talagang kadala-dala, ha? Sa susunod, ayaw na kitang makita. Hindi ka na makakalapit sa akin dahil hindi na kita kailangan! Sa oras na gawin mo yan, ay gagawa ako ng paraan upang tuluyan ka na mawala sa akin. Mahigpit na pinagbabawal ng iyong ama na makita mo ang itsura mo nang hindi pa sa takdang panahon. Bakit mo sinuway? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ninyo ako pinagbabawalan. Dahil yun ang kabilin-bilin niya sa akin. Kaya nung isinilang ka, tinanggal namin lahat ng salamin dito. Upang hindi ko makita ang aking sarili. Na kayo na malayan yung pwede makita ang inyong mga itsura? Ako pa ang pagbabawalan ninyo. Sa kakisigan kong ito, ina.
maraming naiinggit sa akin, sa kagandahang lalaki ko. At kayo? Kayo ang nagsumbong kay na? Gusto ko lang namin po kayong tulungan. Hindi pagtulong ang ginawa ninyo, kung hindi pag-iimbot. Umayos kayo sa pamamahay ko. Anak, mga bisita natin sila. Magmula ngayon, walang sino mang pangit ang makatutong-tong sa pamamahay natin. Hindi kami pangit. Mga nice kami. Layas! Kung pangit ako, ano ka ba? Ibalik mo na ang kwintas ng iyong ama sa iyong ina bago mahuli lahat. Paano mo nalaman? Ibalik mo na. At bakit naman ako susunod sa iyo? Matandang pangit. Wala pa sa tamang panahon para mapasaya yung kwintas niyan. Huwag ka sanang palalo. Inaantok na ako. Nais ko na magpahinga. Eh, makakaalis ka na. Para hindi ka masaktan. Ako yung konsensya. Ate Elixir, kailangan ka po ng kaibigan mo si Kuya Hintino. Hindi ko na siya kaibigan. At hindi na rin kaibigan ang turing niya sa akin. Ate Elixir! Hindi na kaibigan ang turingan namin sa isa't isa. Bakit ko ba siya tutulungan? At saka bakit ba sa akin kayo lumapit? Dahil po sa puso mo, kaibigan pa rin po ang turing mo sa kanya. Mahigit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Sinabi na sa amin yan eh, Lola, right from the start. Kaya nga kami nagpapatulong eh. Pero hindi na siya magpapatulong sa akin. Mas nangangailangan po ng tulong ang taong ayaw magpatulong. Sige na po, ate. Nasaan ba siya? Hindi po namin alam. Pinalayas din po kami sa bahay niya. Siguro tulog po siya. Bukas na bukas, tiyak po ko, nasa batis siya.
Binabantayan mo ako ng isang parang alipin. Bakit? Inilalayo lamang kita sa kapahamakan. Isauli mo na, Quintas Santino. Bakit? At anong kapahamakan ang maidudulot sa akin kung suotin ko ang kwintas na ito? Hintino! Bakit nawala ang refleksyon ko? Hindi mo sinunod ang utos ko, hindi na. Ama, tulungan mo ako. Nawala ang aking imahe. Ang anino ang pumalit. Ang anino ang tunay mong anyo hanggat hindi pa dumarating ang takdang panahon. At magiging kamukha mo lamang ang nakikita mo sa tubig pagdating ng 23 kaarawan mo. Kayo ay isa sa mga batala, Ama. Ama! Tulungan mo ang iyong anak! Narcissus! Nasaan ang anak ko? Kawawa naman po si Kuya Hintino. Hindi na po ba siya magbabago? Ang sabi ng kanyang ina, hihintayin na lamang niya ang nakatakdang araw na tawagin siya ng mga bathalang Greco sa luklukan nila. Eh, at tagal ba nun? Tsaka, hindi naman namamatay ang anino. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Samantalang, minahal ko siya ng ganun ang anyo niya. Di ba po? Di niya pa po alam yung anyo niya. Eh, pero po sa simula pa lang, ganyan na po yung nakita namin sa kanya. Hindi niya nga alam dahil hindi pa siya nakakakita ng salamin. Pero, minahal namin siya ano pa man ang anyo niya. Ayan, nakita lang kasi yung mukha sa tubig, yumabang na agad. Kuya? Talaga naman ah, bakit ba? Porket, gwapo ka ba? Dapat ka na magyabang. Di ba bad yun? Buti na lang gwapo ako, kaya hindi ako nagyayabang. Parang alam ko na sasabihin niyo sa pinsan niyo pagbalik natin sa Baul. Talaga? Papagalitan ko siya. At Elixir, aalis na po kami. Huwag niyo po siyang pababayaan, ha? Elixir, next time na maglaro niyo ng laguan, huwag sa gabi, ha? Hindi mo siya makikita. Got it right? Ready? Ano po nangyari? Eh, kasi naman, sa kalalaro niya, hindi niya na malaya, meron pa isang palapag na hagdan. Ayun, nahulog siya.
una mukha. Na, dalhin niyo na ako sa ospital. Iho, bukulat pa sa lang yan. Kahit na, baka magka-pigat eh. Kami na lang ang sasama sa'yo, Kuya Gab. Talaga? Makakalabas ka ba ng bahay ng ganyan ang itsura mo? Bakit? Porke pangit ka ba? Di ka na pwedeng lumabas ng bahay. Juwin! Alam mo ba yung mga bata wala pang 16 years old? Hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang kung kasama nila ang parents nila, o guardians nila, o family members nila sa family business nila. Eh, paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun? Eh, saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-taping o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Halika na, kuya. Magpakwento na tayo kay Lola. Tara! Huh?